Pasensya ka na, hindi mo na kita mahatid, ha? Hindi na, okay lang. Dito ka na muna kay Mikmik. Bakit? Narinig ko lang yung sinabi mo kanina. Na... na sana buhay pa si Ella. Kung hindi dahil sa gulo na ginawa ni Katrina. Hindi na siguro mawawala sa akin yung panghihinaing na maagasang nawala. Pero Grace, hindi ibig sabihin nun, hindi buo yung pagmamahal ko sa'yo. Alam ko. Sobrang naaawa lang ako sa'yo. At kay Mikmik. Sobrang dami niya ng pinagdaanan. Sobrang dami nang nawala sa inyo. Masaya kami sa kung anong meron kami ngayon. Lalo na sa mga taong kasama namin ngayon. Na siya. Kumampi na siya dun sa mga Villaluna. At ngayon sinisiraan nila ako para ako yung makulong at makalaya si David Villaluna. That's not true! Shut up, Ruby! Isa ka pa! Ikaw yung unang-una nagpauto kay Mikmik! Mikmik is my friend! Listen to me! Mommy is not perfect. I've made mistakes. Pinagsisihan ko na yon, and I've learned my lesson, lalo na when I lied to you. At alam ko ngayon, hindi na tayo pwede magtiwala sa mga Villaluna dahil wala silang ibang kayang mahalin, kundi mga sarili nila. Which is why, kailangan natin magtulungan. Kailangan ko kayo maniwala kay Mommy dahil walang ibang maniniwala sa akin kundi kayo. We will start all over. Somewhere malayo sa lola nyo at sa mga Villaluna. It's gonna be the three of us. Just like what I've always wanted. Sige, Sarah. Mag-iingat kayo ni Johnny Roy, ha? Balitaan nyo na lang kami. Mga anak ko. Tay! Tay! Tay, kailangan natin tulungan si Britney, Tay! Nak, gustuin ko man tumulong, hindi tayo pwede mangialam. Nanay nila si Katrina, may karapatan sila sa kanila. Mikmik, hindi mo ba narinig ko anong ginawa ni Katrina? Ha? Kaya niya rin gawin sa mga anak niya yun eh. Kaya niya rin gawin sa'yo yun. Ipapahama ka nun! Mikmik, tama ang tita Ruth mo. Baka madamay ka lang. Baka hayaan na rin natin silang ayusin to. Kahit pa ipapahamak na dito, Katrina, si Britney, Tay. Sige. Titignan ko kung paano tayo makakatulong. Thank you.
Vina, hindi natin pwedeng kasuhan si Katrina sa pagpatay kay Eric dahil nakulong na si Michael para dito. What do you mean? Hindi makukuha ng anak ko ang ustisya? Vina, may dalawang warrant of arrest na si Katrina at naghihintay pa ako na may release yung iba today. 2 counts of attempted murder and arson dahil sa ginawa niya kay Grace. At kung gusto mo, isama pa natin yung kasong isinampan ni Michael laban sa kanya. Staged robbery, conspiracy, physical injury, at hindi lang yun. Meron pang violence against women and children. Makukulong si Katrina ng mahabang panahon. That's not enough. Kailangan kong kunin ang mga bata. She killed my son. Kaya kailangan ko rin kunin ang mga anak niya sa kanya. And you better make sure na hindi sila makakalabas ng bansa. Okay, yan ang gusto mo? But let me warn you. Kapag sinampahan pa natin siya ng kaso sa bombing, mababawasan ang kaso ni David. My murder case siya sa pagpatay niya sa asawa ko. So that should be enough to keep him in jail. Lola, huwag po kayo masyadong mag-alala, ha? Mababalik po sa inyo si na Britney. Laban lang po. Mik-mik. Anak, hindi sasagot si Madam. Pero alam mo, malaking tulong yan na gawa mo para palakasin ang loob niya. Alam mo, anak, alam ko sa tingin mo maliit na bagay lang ang nagawa mo, pero alam mo, tutubo yan. Lalaki. Balang araw mamumunga. Parang nangyari kay Lolo David mo, hindi ba? Yung maliliit na bagay na ginawa mo para sa kanya, yun pa ang tumanim sa puso niya. Mommy! Napapore na ako! No TV, no gadgets! When are we leaving ba? Malapit na. May mga inaayos lang ako. Ma'am, nandito na lahat ng pinapakuha ninyo. Amber, akit ka muna, may pag-uusapan kami. Oh. Let me see. Would be the end of Michael's family. Ma'am, medyo mahihirapan tayo. Bantay sarado ang bahay ni Michael Villaluna. Mahirapan tayo bustit yan. Relax. All we need to do is distract them. Paano? Tatakutin natin sila until they retreat at magtago sila sa bahay ng parang mga daga. Which is perfect. Dahil para silang mga daga na mamamatay. Wala pa rin bang update kinakatingin at sa mga bata? Sige, huwag ititigil sa pag-adap, pa. Hello, James. Ha? Sige, pumunta na ako. Uy! Sandali lang, Michael. Aalis ka!
Hindi ba delikado na lumabas habang hindi pa nakakulong si Katrina? Lola, may nahanap daw pong lead sila, James. Hindi pa sigurado, pero makakatulong sa kaso ni Papa. Huwag niyo po munang sabihin kay Mikmik. Hanggat sigurado, ayoko lang ma-disappoint siya. Oh, siya. Sige po, Lola. Kami na bahala kay Mikmik. Mag-iingat ka! Anong ginagawa niyo dito? Nandito kami para malaman ang totoo. Sino si Rogelio Magno? Yung witness ni Divina. Ayoko na ng gulo. Hindi lang ikaw ang pagod sa gulong to. Pagod na rin kami lahat. Pero ikukulong nila si Papa sa salang hindi niya ginawa. Kaya kailangan namin malaman ang totoo. Sino si Rogelio Magno at sino nag-utos sa kanya para tumistigo labang kay Papa? Wala kayong makukuha sa akin, kaya umalis na kayo. Pwede ka namin kasuhan ng disbarment. Mawawalan ka ng lisensya bilang abogada. At pwede ko rin kasuhan ang papa niya sa pananakot at pagbabanta sa akin. Hindi mo ba naiintindihan? Hindi kami nandito para makipag-away at makipagsisihan. Humihingi kami ng tulong sa'yo para matahimik na tayo lahat-lahat. Kung tutulungan ko kayo, ayokong madawit. Ipangako niyo sa akin na hindi niyo ako aalisan ng lisensya bilang abogado. Hindi ako magsasampa ng kaso laban sa papa niyo. Si Attorney Nante Castillo. Siya ang nagbigay sa akin ng pangalan ni Rogelio Magno. Hindi si Ramon. Kung sa kanila galing, maaring fake yung witness at yung testimony ni Magno. Pero kung hindi si Papa, sino ang totoong pumatay kay Gabriel Salvador? Akala ko pagkatapos na nangyari, kahit papaano, magiging totoo na tayo si Seth. Paano kayo nakapasok dito? Not now! May mga inaasikaso ka pa. Anong inaasikaso nyo? Ha? Ano? Sino? Si Rogelio Magno? Yung bayaran yung witness? Yung statement niya? Dodoktorin nyo? Para mas lalong madiin si Papa? Yung ba? How dare you! Tinangay ni Katrina ang mga apo ko! Kalahati ng pera ko, kinuha ng babaeng yun! Buong araw, wala kang ibang inaasikaso kung hindi i-follow up yung mga warrant of arrest niya para mapigilan lang si Katrina. At ngayon, may gana ka pang sumugo dito sa opisina ko para ako sa anak ko? I am not Katrina! Hindi ako sinungaling! At lalo hindi ako sinungaling katulad ng mga Villaluna! Bakit? Takaw niyo! Ano ba mga bilinuna sa'yo? Ha? Ano? Lahat ng binato mong kasalanan sa amin, puro kasinungalingan. Hindi ako yung pumatay sa anak mo. Hindi si Papa ang pumatay kay Gabriel. Si David ang pumatay! Not according to your witness. Akala ko, pinapatay ka ni David. Hindi mo mamatay tao yung papa namin. Nakausap uli namin ang witness ninyo. Totoo na siya ang inutusang pumatay, pero hindi si David Villaluna ang nag-utos sa kanya. Then sino? Si Attorney Nante Castillo. Is that true? Is that true?
listen to them, Divina. Huwag ka maniwala sa kanila. Pinabibilog lang nila ang ulo mo. Lahat kayo, lumayas na kayo rito. Huwag niyong isisi sa akin ang krimen ng papa ninyo! Mas malaking kaaway si Gabriel ngayon. Hindi nila maiisip na pagbintangan ako. Gabriel! Vila. Papatayin ako ni Gabriel kung hindi ko siya inunahan. Hindi ko kaya. Mahiwalay sa tabi mo, Divina. Noon pa man, ay mahal na kita. Ang gusto ko lang ay maging masaya ka, Divina. Ko namin sa kasong murder. May grapata ka man ang himik. Ano man ang iyong sabihin, maaaring gamitin ng korte laban sa'yo. May grapata ka muna sarili mong abogado. Kung wala ka kaya kumuha ng sarili mong abogado, ang gobyerno magtatalaga nito sa'yo. Na hindi tiyan mga ito. Sige na, sir. Sige na, sige na. Sir, Divina. Sige, Divina. Dali mo sa ospital. Ano kung baka, sir? Sige na. Gusto mo maging presidente ng kumpanya? Dapat may sikmura ka. Nagawin mo ang dapat. Salamat na lang, pero ayoko maging katulad mo. Isasalba ko itong kumpanya daw through hard work. Hindi sa pagnanakaw ko sa pananakit ng tao. Ilang taon kong dinala itong duda na kay Papa. Kuya, paano tayo makakabawi sa kanya? James, pamilya tayo. Hindi natin kailangan bumawi sa isa't isa. Kailangan lang natin gawin ay punuan ng bawat araw ng pagmamahal at bawiin lahat ng panahon na nawala sa atin. Yun lang. Yun lang? Yun lang ang kailangan ng bawat magulang
sa anak nila. Wala nang iba. Ibinuntong ko ang lahat ng galit ko sa mga kaaway natin. Sa mga Villaluna. Pero hindi sila ang totoo nating kaaway. The family that I thought I had. The people that I trusted most. Si Katrina. Si Nante. Sila pala ang totoo nating kaaway. And now, ang mga apo ko, ang mga anak mo, ang ipinangako kong aalaga, wala na rin sa akin. Madam, uminom po muna kayo. Iwanan niyo na rin ako. Madam, huminahon man. No. No. You can't tell me to calm down. This can't be happening to me. Ginawa ko ang lahat para magkaroon lang ng buong pamilya. Pero nawala lahat sa akin. Nawala lahat sa akin. This can't be my end. This can't be my end. Hindi ako papayag. Hindi ako papayag. Hindi ako papayag. Hindi ako papayag.